we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos siyang araw na imbagamalim kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si Joanne Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Ipatutupad sa Dagupan City ang mas mahigpit na border checkpoint dahil sa posibleng pagdami ng kaso ng COVID-19 ngayong Kuwaresma hanggang sa Semana Santa. Samantala, dumating na rin sa lungsod ang karagdagang supply ng bakuna kontra COVID-19. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? CJ, sa pinakahuling datos ng LGU, nasa siyam ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Dagupan. Para magtuloy-tuloy pang pagbaba ng kaso, magpapatupad buli ng mahigpit na safety at health protocols ang otoridad. Maghihigpit ng border checkpoint sa Dagupan City bilang paghahanda ng lokal na pamahalaan sa nalalapit na Semana Santa. Posible raw na dumami ang kaso ng COVID-19 dahil sa dagsa ng mga magsisiuwian sa lungsod. Paraan din ito ng lokal na pamahalaan para hindi makapasok sa lungsod ang mga bagong variant ng virus. Napatunayan na po natin yan noong nakarang December na dahil marami pong movement ng mga tao, may mga umuuwi, ay mayroon pong mga surge ng cases na nangyayari. Samantala, dumating na sa lungsod ng Dagupan ang AstraZeneca vaccine mula sa Department of Health. Nauna nang dumating ang 2,171 doses ng Sinovac vaccine na ginagamit ngayon sa pagbabakuna sa mga medical frontliner sa 8 pribadong ospital sa lungsod. 340 doses ng AstraZeneca, nasa storage na po ito. Ang gagawin lang po namin ay pagka niro-rollout na po namin yung Sinovac, susunod na po rin namin i-rollout yung AstraZeneca. Matapos mabakunahan ng medical workers, ay sunod namang babakunahan ng mga senior citizen. Ay siyempre papayag ako kung talagang kuan, kailangan. Si Jay, sabi ng LGU, ang unang supply ng AstraZeneca na dumating sa lungsod ng Dagupan ay hindi pa yan kasama sa orihinal na 40,000 doses na napagkasunduan ng AstraZeneca at ng lungsod ng Dagupan. Nilinaw din ng LGU na tangi mga qualified na senior citizen lamang ang mababakunahan. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio. Gamit ng COVID-19 vaccine vials sa San Fernando City, La Union, inilalagay sa Central Waste Storage at muling ibabalik sa Maynila. Narito ang report. Ibinabalik sa Central Waste Storage ng Center for Health Development 1 ang mga gamit ng COVID-19 vaccine vials upang maiwasan ang kontaminasyon. Kailangan ding ilagay sa refrigerator. Ang mga bote ay binabalot ang plastic at kailangan ding nakasuot ang gloves sa mga hawak diretso sa receiving area. Maigpit sa Central Waste Storage dahil kailangan mapanatili ang 3 hanggang 8 degrees Celsius sa temperatura upang maiwasan ang kontaminasyon. May mga ano kasi baka mamaya makontaminate dyan o ano man yung mga mangyayari. So we will try to keep safe yung mga basyo ito. Dito po kukunin ng central office. Meron pong hinire ang central office na
transporter na sila po yung kukuha dito sa regional storage area. Ito po kasi yung tinatawag nating reverse logistics. Ibabalik po natin sa central office para po ma-account kung ilan po yung nagamit natin. Inilunsad sa Baguio City ang kauna-unahang telemedicine mobile application sa bansa. Maaari itong gamitin para sa pangangailangan medikal, mapakonsultasyon, reseta, laboratory appointment at pagbabakuna. Layo ng mobile app na matulungan ang mga pasyente hindi makalabas dahil sa restrictions ng pandemya. Isa raw sa pinakamagandang gamit ng telemedicine app ay ang vaccination monitoring dahil nakasing ito sa nationwide vaccination rollout campaign ng gobyerno. Inaasahang magagamit na ang mobile application sa rollout ng vaccine sa mga senior citizen at lahat ng ospital sa lungsod ay makaka-access na sa mga gamit ng telemedicine application. Marjorie Padua, Balitang Amianan. Hindi umano nasunod ang safety protocols sa pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng pataba sa mga magsasaka sa mga Aldan, Pangasinan. Sundan sa report. Sinimulan ng pamamahagi ng fertilizer voucher ng Municipal Agriculture Office sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Sa plaza ng bayan, ipinamamahagi ang mga voucher. At pagkatapos, dederetso ang mga magsasaka sa apat na accredited fertilizer dealer para ipalit ang voucher ng pataba. Pero ang problema, siksikan ng mga magsasaka at hindi nasusunod ang minimum health standards sa mga agri-poultry supply shop kahit pa nga may ipinapatupad na sistema. Sa dami ng tao po ma'am, talagang napakahirap pong kontrolin. Kung tutuusin, buwan pa ng Mayo o Hunyo magtatanim ang mga magsasaka pero diretso na kaagad sila dito sa mga accredited na mga fertilizer traders dahil may expiration daw ang kanilang mga nakuhang voucher. Kabilang sa mga dumagsa sa tindahan ng fertilizer, ang magsasakang si Mang Leonardo. Masasayang daw ang voucher kung hindi niya agad may papalit. Maraming tao! Oh, siksikan ka itong bukas na ako. Sabi ko. Nasiksikan nila. Aminado ang Mau na may expiration ng voucher. Sinusunod namin yung sulat na dumating na ang until March 15. Dahil inaasahan na hanggang sa Lunes pang pagkuha ng fertilizer, magtatalaga ng pulis sa traffic enforcer sa mga fertilizer store sa Mangaldan para mamonitor ang mga magsasaka na kumukuha ng pataba. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Tinupok ng apoy ang isang bodega sa Tarlac City. Tumagal ng 4 oras ang sunog ayon sa BFP. Nagka-alerto King Guevara. Natupok ang milyong-milyong pisong halaga ng ari-arian sa isang warehouse sa Barangay Tibag, Tarlac City. Tumagal ng 4 oras ang sunog na umabot sa 2nd alarma. Even yung origin of fire, dahil medyo may kalakihan yung building, still ongoing pa rin yung identification natin doon sa lugar. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, posibleng electrical short circuit ang sanhi ng sunog. Pero nilinaw ng BFP na hindi pa ito pinal dahil hinihintay pa ang resulta ng laboratory test. Yung mga debris natin, pinadala pa natin sa National Headquarters for examination. Wala namang nasaktan sa sunog. Pinapaalalahanan na mag-ingat po tayo at batayan po natin yung ating mga ari-arian po at lalo na po yung mga possible pwedeng panggalingan ng sunog. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Amianan na kuha na ng pahayag ang may-ari ng warehouse. King Guevara, Balitang Amianan. Permanenteng paglilipatan sa puto vendors, problema ng Kalasyaw LGU. May report si Claire Lacanilaw. Patuloy na dumadaing ang ilang puto vendors sa Kalasyaw, Pangasinan dahil sa matumal na bentahan. Nagsimula ang mahinang kalakalan nang ilipat sila sa pansamantalang pwesto matapos maapektuhan sa road clearing operation dahil sa pagkalugi. Nagsara na ang ilang puto stalls. Plano ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng permanenteng pwesto ang mga negosyante, pero ang problema, wala pang lokasyon. Mas maganda yung pag-permanent po kami doon sa labas kasi doon po kami nakikita talaga na nagtitinda kami ng puto. Nagsasurvey din tayo kung ano ba yung mga maganda at saan yung parang gusto nila para at least sila din mismo is ma-prioritize natin kung ano ba talaga ang parang kasi syempre mas alam nila kung ano yung mas maganda para sa kanila. Maglalaan ng pondo ang lokal na pamahalaan para sa konstruksyon ng bagong pwesto ng mga negosyante ng puto. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan.
Ilang deboto nagsimula ng bumisita sa ilang pilgrimage sites sa Pangasinan. Silipin sa report. Mga pilgrim o deboto mula sa St. Andrew the Apostle Parish sa Bugalyon ang unang bisita ng Hundred Islands National Park na dumalaw sa Pilgrimage Island ngayong Kwaresma. Nakasuot na mamas ang mga deboto. Pagdating sa Pilgrimage Island, sinimula ng pagdarasal bago umakyat sa My Station of the Cross. Upang sa ganun ay ma-enhance ulit at mapaalala ulit sa mga tao yung totoong kahalagan ng paglalakbay sa buhay, at kasama po itong pilgrimage na ito upang sa ganun maipaalala pa rin po yung pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Mga kabataan ang ilan sa mga sumama sa Station of the Cross visit. Makasaysayan umano ang pagbisita sa pilgrimage site ngayong may pandemya. Last year, wala kaming pilgrimage dahil nga dito sa pandemya. So ngayon, we took the opportunity para makapag-join ulit dito sa pilgrimage na ito. Pinaalalahanan ng mga deboto na magdala ng tubig sa pag-akyat sa isla. Parang 14 Station of the Cross dito sa pilgrimage site. Mula doon sa dulo hanggang sa 14 na Station of the Cross ay merong 1,200 steps at kadagdagang 300 steps pababa. Nakakapagod, pero ayon na rin sa mga deboto, okay lang dahil bahagi na ito ng kanilang panata ngayong Semana Santa. Panghuli sa pinuntahan ng mga deboto ang higanteng imahe ni Christ the Savior. Sinamantala na rin nilang magpakuha ng larawan sa imahe. Maigpit ding pinagbabawal ang pagtatapon ng basura sa pilgrimage site. Ang ating pong programa na basura mo iuwi mo ay in place pa rin. So lahat po required na iuwi ang kanilang mga basura. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Lalaking katatapos lang na mag-withdraw sa bangko, hinold up ng dalawang armadong suspect sa San Carlos City, Pangasinan. Naka-alerto Claire Lacanilaw. Isang 75-anyos na lalaki ang hinold up ng dalawang armadong lalaki sa Barangay Palaris, San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, katatapos lang maglabas ng pera sa bangko ang biktima ng mangyari ang insidente. Nakuha ang pera ng biktima na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Pagdating niya dun sa lugar kung saan malapit na mag-exit dito sa harap ng school, yung sa Mother Goose, dun dineclare yung hinold up siya, tinutukan ng baril. Patuloy na inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Samantala, mahigit 4,000 pisong kita ang natangay ng umano'y kawatan sa isang tindahan sa Barangay Manzon, San Carlos City, Pangasinan. Crab, gumanon daw ito. Ang akala naman niya po, pusa. Ayun pala, tao na. Hindi siya tumayo para tignan. Ikinaalarma ito ng ilang residente dahil sunod-sunod na ang nakawan sa barangay. Maigpit na pagpapatupad ng curfew hours ang solusyon ng mga opisyal ng barangay upang maiwasan ng insidente ng pagnanakaw sa lugar. Palagi namin nirurundan pa ito pag at tao. Pero kadalasan tahimik pag napupunta kami dyan sa barangay. Wala na rin pag-alagala. Ano man ang bagay na ilalagay natin sa ating proteksyon, dapat maayos, matibay. At saka pag may mga ganyan, immediately, nagsusumbong dapat sa pulis kagad para maimbestigahan natin. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Madalas na power interruption dulot umano ng pagsasaayos ng mga pasilidad at linya ng kuryente sa Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Ginagamitan ng kuryente ang air compressor na ito na gamit ni Mang Ricardo sa kanyang trabaho sa isang vulcanizing shop sa Calasiao, Pangasinan. Kung may power interruption, apektado ang operasyon ng shop at walang kikitain si Mang Ricardo. Apektado ang negosyo ko pag walang kuryente. Kasi wala akong panghahangin sa goma. Pag walang kuryente, di siyempre mainit. Malisaka, kawawa yung mga apo ko. Sunod-sunod ang power interruption ay pinapatupad ng ilang electric cooperative tulad ng Senpelco. Sa Sabado, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang ilang bahagi ng Bugalyon, Lingayen at Aguilar. Paliwanag ng Senpelco, nagsasagawa ng rehabilitasyon sa mga pasilidad kaya napapadalas ang kawalan ng supply ng kuryente. Yung mga nadadaanan na mga areas nung mga projects na dalawa namin yon, yun yung mga naaapektuhan ng aming
nagiging regular na schedule ng interruption. Primary line extension naman ang dahilan ng DECORP sa mga ipinapatupad na scheduled power interruption. So kung meron man mga unscheduled na interruption, mga isolated cases lang yan. Nilinaw ng National Grid Corporation of the Philippines na walang rotational brownout sa rehiyon. Yung mga scheduled power interruption po na isinagawa po ng NGCP ay scheduled po, hindi po related sa deficiency ng kuryente. Tiniyak din ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente kahit nararanasan na ang mainit na panahon. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Mahigit 200 hektarya ng palayan sa Cagayan Valley ang inatake ng brown plant hopper. Ayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 2, kabilang sa mga apektado ang mga palayan sa Gamu, Burgos at Cagayan City sa Isabela, Villa Verde, Cayapa at Bagabag sa Nueva Vizcaya at Bagao sa Cagayan. Umabot na sa 2.9 million pesos ang halaga ng nasirang palayan. Bukod sa brown plant hopper, naging problema rin ng mga magsasaka sa nakalipas na 5 taon ang army worms, rodents, rice black bugs, rice blast at rice tungro. Kumpiyansa ng mga Pinoy sa bakuna tumaas ayon sa Department of Health. Alamin sa report ni Russell Simorio. Bumisita ngayong araw sa Dagupan City si Department of Health Secretary Francisco Duque III para pangunahan ng ceremonial vaccination laban sa COVID-19 sa Region 1 Medical Center. Unang nagpabakunang medical worker na si Sherry, si Secretary Duque mismo ang nagturok sa kanya gamit ang Sinovac vaccine. Kasi si Secretary Duque ang nag-vaccine sa akin. Tsaka okay lang yung vaccine. Wala akong nararamdaman. Normal lang. Sinabi ng Kalihim na 0.005% lang sa mga nabakunahan ng COVID-19 vaccine ang nakaranas ng adverse effect. Tumaas na rin daw ang kumpiyansa ng mga Pinoy na sumalang sa pagbabakuna. So wag na po tayong magkaroon ng agam-agam o pagdududa o pumipili pa tayo. Kung ano na yung bakunang andito, magpaturok na po tayo. The best vaccine is what is available. Umabot na sa 70% ng mga medical frontliner at iba pang kawani ng R1MC ang nabakunahan laban sa COVID-19. Mas mataas daw ito kumpara sa ibang ospital sa labas ng rehiyon. The willingness of Regional Medical Center to accept the vaccine is 100%. The performance is excellent, but there is always room for improvement. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. COVID-19 cases sa buong mundo nasa mahigit 118.5 million na. Yan at iba pang COVID-19 updates sa Hilaga at Gitnang Luzon, ating alamin sa report. Pumalo na sa 118,584,969 COVID-19 cases sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Nasa 67,147,424 ang COVID-19 recoveries at 2,630,118 ang namatay. Matapos makapagtala ng 4,578 na bagong kaso, umabot na sa 611,618 ang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas base sa tala ng Department of Health. 52,012 ang aktibong kaso, 546,912 ang bilang na recoveries at 12,694 ang namatay. Umakyat na sa 7,693 ang kabuuang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Ilocos Region. Kabilang dito ang 3,999 na kaso sa Pangasinan. Pumalo na sa 995 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Cagayan Valley. Ito'y matapos makapagtala ng 125 na bagong kaso sa rehiyon. Pinakamataas pa rin ang kaso na naitala sa Isabela na umabot sa 5,880. Umakyat na sa 1,222 ang COVID-19 death sa Central Luzon. Ito'y matapos masawi ang pasyente ng COVID-19 mula sa Cabanatuan City at Santo Domingo, Nueva Ecija. Samantala, may 2,002 cases sa Tarlac. Bumaba sa 1,249 ang COVID-19 cases sa CAR. Umabot na sa 14,658 ang COVID-19 recoveries matapos gumaling ang 228 na pasyente ng rehiyon. Samantala, isang linggo ng zero active cases sa Abra. Sa Kabuuan, pumalo na sa 64,306
ang COVID-19 cases sa North Central Luzon. King Guevara, Balitang Amianan. Sipag at diskarte, susi sa tagumpay ng isang young entrepreneur sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Sa edad na 27, pinagsasabay-sabay ni Susan Cabrera ang apat na trabaho para kumita ngayong pandemya. Ito ang tutorial, online selling at pagnenegosyo ng RTWs at mga halaman. Pero alam niyo ba na bago niya pasukin ang pagnenegosyo, ay namasukan siya bilang job order employee sa DOLE, DSWD at maging sa PSA. Nakita niya ang ganda ng pagkakaroon ng sariling negosyo, kaya mag-focus na lang daw siya rito. Nag-decide po ako na magnegosyo na lang po kahit na ganito pong maliit pong negosyo, at least may pumapasok na income. Maagang gumigising si Susan para magtungo sa kanyang pwesto at i-display ang mga panindang RTW. Pagkatapos ito, ay aayusin din ang mga ibinibentang halaman. Habang nandito po na nakadisplay yung mga tinda ko po, yun po, i-tutor ko siya dito. Tapos po may time na nakauwi na yung bata, mag-post naman ako ng mga tinda po sa online. And then po yun po, pag may, yun din po dito din sa garden po. Parang ano lang din po, parang cycle na lang din po kasi nasanay na po. Mahirap pero na-enjoy daw niya ang ginagawa, lalo pat kapalit naman ito ang magandang kita. Hanga sa kanyang sakripisyo at determinasyon, si Nicole na isa sa kanyang mga tinuturuan. Masipag po, tapos porsigido po siya. Kung meron daw natututunan si Susan sa nararanasang pandemya, ay ang maging madeskarte sa buhay at malaman ang kahalagahan ng pag-iipon para sa kinabukasan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Lalaking dating sumuko dahil sa illegal na droga, pinagbabaril sa Sinait, Ilocosur. Nag-aalerto si Ivy Hernando. Tatlong tama ng bala mula sa kalibre 45 baril ang tinamo ng drug surrenderer na si J.R. Salcedo, 30 anyos, matapos pagbabarilin ng mga di patukoy na salarin habang may kinukumpuni sa kanyang motorsiklo sa barangay sa Priana, Sinait, Ilocos Sur. Ang tama sa braso ang kanyang ikinasawi ayon sa pulisya na naisugod pa sa pagamutan, kung saan nasambit nito ang pangalan ng sospek. Tinawag pa siya yung pangalan niya, then binaril na agad. Eh, meron din siyang nasabi doon sa uncle niya na nagdala doon sa ospital. Tumakas ang dalawang sospek sa Bukirin. Makaulit na raw ipinabarangay ang biktima dahil sa mga nakaalitan. Patay sa pamamaril sa barangay Bagong Sikat, Cabiao, Nueva Ecija, ang negosyanteng si Albert Estonido, 30 anyos. Galing raw sa barangay Luyos, San Antonio ang biktima nang biglang pagbabarilin ng riding criminals sanhi para bumangga ang sinasakyan nitong pick-up sa poste ng kuryente. Na-recover ang mga basyo ng caliber 9mm na baril sa lugar. Ayon po sa pamilya, sa ngayon, kinukumpleto lang po namin yung mga detalye at saka nagkakalap pa kami ng mga ebidensya. Patay ang dalawang lalaki matapos sumunong makipagbarilan sa mga pulis sa barangay Arwa ay Pidig, Ilocos Norte. Nasa Tiangeng dalawa na kahina-hinala raw ang kilos. Pagdating raw ng mga pulis, biglang tumakbo ang dalawa at nagpaputok ng baril, dahilan para gumanti ng putok ang pulisya. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Basurang nakokolekta sa lungsod ng Dagupan, Lumobo matapos ang pagluwag ng quarantine protocols. May ulat si King Guevara. Magmula ng lumuwag ang mga ipinatutupad na health and safety protocols, dumobli umano ang volume ng basura na nakokolekta sa lungsod ng Dagupan. Posibleng naging epekto raw ito ng unti-unting pagbubukas na ekonomiya, kung saan marami na muling nagbukas na mga establishmento. Kabilang ang stall ni Gabriel. Opo, kasi po yung iba po, hindi po alam nila magtapon ng sa tamang tapunan ng basura, kaya po kami napupulot na lang po kami para po mas segregate po yung basura po. Biglang dumami kasi siguro dahil hindi rin nailalabas yung mga basura. Pansamantalang ipinasara ang sanitary landfill sa Urdaneta City dahil sa paglabag sa ilang kautusan. Siniguro naman ng Dagupan City Government
na hindi umano apektado ang disposal ng basura sa lungsod. Nakipag-usap na raw ang LGU sa DENR. Even if there's a rehabilitation dun sa Urdaneta, he already had a conversation with the haulers to bring it to Clark. So meron din po silang arrangement at no additional cost to the city. Nakipag-usap na tayo kay Sir Vlad na ilipat tayo ng sanitary landfill sa may Mito Clark. King Guevara, Balitang Amianan. Ilang estudyante ng Mangaldan National High School pinayagan ng kumuha ng module sa paaralan. Narito ang report. Ngayong araw, nakaschedule ang pagbabalik at muling pagkuha ng module sa Mangaldan National High School. Kung dati mga magulang lang ang pinapayagan na makapunta sa paaralan, ngayon, maging ang ilang estudyante pinahihintulutan na rin. Sa pagluwag ng travel protocols ay niluwagan na rin ng DepEd ang guidelines sa mga estudyante. Sa ngayon ay pupwede nang kumuha ng modules ng personal ang mga grade 9 hanggang grade 12 students. And lalong-lalo na sa mga senior high schools, at napahintulutan na rin namin silang kumuha ng kanilang modules at ito ay naluwagan na rin yung mga parents kahit konti. Mula pa sa Barangay Salay, Dagupan City, ang grade 9 student na si Gwen. Laking ginhawa raw para sa kanyang ina na isang sales lady ang bagong guidelines ng DepEd. Dati kasi, tuwing Biyernes, kailangan pang lumiban sa trabaho ng kanyang nanay para lang magbalik at kumuha ng modules nilang magkakapatid. Hindi na po nahihirapan yung parents namin na kumuha po ng modules. Para naman sa mga grade 7 hanggang grade 8, mga magulang o guardian pa rin ang dapat kumuha ng modules. Mahigpit ang implementasyon ng minimum health standards sa lahat ng pumapasok sa paaralan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Mga kapuso, nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang low pressure area. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin din ang ilang panig ng Northern Luzon, Aurora Province at Calabarzon. Ang pag-ulang dala ng LPA hindi lang ngayong araw kundi pati hanggang weekend. Bagamat mababa po ang chance ng pag-ulan sa ilang bahagi ng North and Central Luzon bukas, pagdating naman ng Linggo, uulanin din po ang Hilagang Luzon. Mga kapuso, nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang low pressure area. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin po ang ilang panig ng Northern Luzon, Aurora Province at Calabarzon. Ang pag-ulang dala ng LPA hindi lang ngayong araw kundi pati hanggang weekend. Bagamat maliit pa ang tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng North and Central Luzon bukas, pagdating naman ng Linggo, uulanin ang ilang Hilagang Luzon. Isang padre de pamilya sa Cabugao, Ilocos Sur, dalawang beses umanong namatay at muling nabuhay. Atin siyang kilalanin sa Kwento ng Pilipino, hatid ni Ivy Hernando. Tuwing Semana Santa, ginugunita ang sakripisyo ng Panginoon na siyang nagligtas sa sanlibutan. At pagsapit ng Linggo, ipinagdiriwang ang kanyang muling pagkabuhay. Pero paano kung mismo ang isang miyembro ng pamilya ang muling nabuhay? Yan ang karanasan ng padre de pamilya na si Tatay Remedios Basuil, 68 anyos, ng Barangay Pugos, Cabugao, Ilocos Sur. Bisperas ng Pasko noong nakaraang taon, nang mawalan ng malay si Tatay Remedios at mamatay. Pagamulata na tumbaak, ke inibibitan da kanurag jay pamilya. Tiyamudan, nataya kon. Agsang-sangay din mapanunod ko din mga maudi at pinagkita min, ma'am. Makalipas ang 30 minuto, nagising si Tatay Remedios na tila pagod na pagod at uhaw. Tilinasat ko, kakandarumaan, nete kakaasiak ng mususo, nakapana dyan nga to. Hindi ko ang, adan ni Apo San Pedro dyan, nakamanok. Agsubli ka iho, ang penaga mo. Ikalawang pagkamatay raw niya ito dahil ang una ay nangyari noong 2003. I believe na it's not the soul ang talagang naglakbay, but it's the brain. Kaya pwede i-pronounce ng doktor na rin, pero still, God has the final say. God's still working in different ways. Yung mga nakaka-experience ng ganun, pwede rin gamitin ng Panginoon para mas lumalim pa yung ating pananampalataya. Yung clinical test po kasi yan po yung pagkawala ng pulso at pagkawala ng paghinga. So yung phenomenon na po nito, tinatawag natin na Lazarus phenomenon, kung saan
spontaneous po no, na nabubuhay yung mga tao after po na meron silang clinical death experience. Mula noon, huminto na raw sa pag-inom ng alak si Tatay Remedios at mas lumalim ang pananampalataya sa Panginoon. Milagro raw kung ituring ang kanyang karanasan at naniniwala siya na hindi pa tapos ang kanyang misyon sa mundong ginagalawan. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Mga kapuso, patuloy na umantabay sa mga mahalagang balita bukas. Sama-sama tayong manood ng GMA Regional TV Weekend News sa GTV 10:05 ng gabi. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.